So sa video ng ito, pag-uusapan natin yung usapang tax para sa mga vloggers, online sellers, freelancers, at lahat ng kumikita online. Right? Recently, nagkaroon ng privilege speech or comment si Senator Raffy Tulfo tungkol sa pagtatax sa mga vloggers and social media influencers and also online sellers. Sinabi niya na wag daw habulin yung mga maliliit at dun tayo sa malalaki kung talagang seryos tayo mag kolekta ng tax. So sa video ito, rest assured na by the end of the video, maiintindihan ninyo or malalaman ninyo or sasagutin natin yung question if sino ba yung mga dapat mag-tax? Pangalawa, fair ba na i-tax yung mga vlogger or mga YouTuber or online sellers? And pangatlo, siguro bibigyan ko kayo ng pahapyaw na explanation at description or paliwanag yun ng proseso ng pagbabayad ng tax ng isang vlogger or social media influencer or online seller or freelancer. Alright? Disclaimer po, hindi ako isang accountant. Okay, pero I'll do my best para ipaliwanag sa inyo yung impormasyon na meron tayo para hindi kayo nami-misinform. Okay, kasi sabi ko nga, laging lamang yung may alam. Right? But of course, kung hindi pa ako kalalakpos Manong Bututh, isa akong social media marketing specialist na nagtuturo sa mga Pinoy content creator on how to grow your channel, how to improve your content, how to become a better content creator, and kung paano kumita sa social media. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, don't forget to subscribe and pwede nyo i-share yung ating video sa mga kaibigan nyo na feeling nyo ay makikinabang doon sa itinuturo nating information today. So, nitong nakaraan lang, nagkaroon ng komento ang ating Senator Raffy Tulfo about sa pagbabayad ng tax ng mga vloggers and online sellers na sana daw is wag magsadong maghigpit ang BIR sa paniningil ng tax ng mga vloggers at online sellers kasi barya-barya lang daw yung kinikita. At the same time, sinabi ni Senator Raffy Tulfo yung word na double taxation. So, sa video ng ito, pag-uusapan natin or lilinawin natin yung mga bagay-bagay about sa pagtatax ng mga lahat ng kumikita online. Alright? So, number one, sino ba yung dapat magbayad ng tax? Okay? Nung August 16, 2021, naglabas ng reminder ang BIR na kinaklarify yung taxation process para sa mga influencers and social media influencers. It's actually a reminder sa lahat ng kumikita online na dapat ninyong i-declare yung inyong kinikita at magbayad ng tax kung kinakailangan. So, sagutin natin dito yung question na sino ba yung dapat magbayad ng tax? Dapat nang magbayad ng tax yung mga vloggers na barya-barya lang kinikita. Nakagaya na sinabi ni Senator Raffy Tulfo na huwag siningilin ng tax ang online sellers kasi barya-barya lang po yung kinikita. Alright? So sa reminder na yon, sinabi po ng BIR na dapat mag-declare ng tax anyone na lahat na kumikita online. Sa proseso po, lahat ng Pilipino ay dapat pong magbayad ng buwis. Kaya lahat ng kumikitang Pilipino, lahat po ng kumikita sa Pilipinas ay dapat magbayad ng buwis. And recently, since ang atin pong kabunduhan ay nag-transform na into online, lahat online na, online transaction, online selling, online coaching, mga ganyan, online services, hindi na namamonitor ng gobyerno yung kinikita nyo at nababawasan ng pagkakataon ang gobyerno maningil ng tax para magkaroon ng pondo ang gobyerno. So, dapat ba magbayad ng tax yung mga maliliit na influencer? Guys, lagi nyo tatandaan na meron po tayong tax bracket. Hindi porket pinagde-declare kayo ng BIR ng inyong kinikita ay dapat na kayo magbayad ng tax. Dapat nyong i-declare yung kinikita nyo online para malaman ni BIR kung dapat ba kayong magbayad ng tax. Alright? Dapat nyo rin po tandaan na meron tayong mga expenses na pwede nyong i-deduct from your gross income. Kasi ang tinatax lang po is yung net income. Kaya meron tayong mga taxable income. Meron din mga exemptions na ino-offer ang gobyerno. Kung ikaw po ay single, kung ikaw ay breadwinner, kung ikaw ay may pamilya, may anak.
So kinocompute po yan. Pero importante na i-declare natin yung kinikita natin online in a yearly basis para mapatunayan kung dapat ka mag-tax or hindi. Ang pagkakaalam ko po, if you are a Filipino earning below 250,000 annually, you are actually exempted na mag-tax. But you need to declare it para malaman ng gobyerno kung kumikita ba ang mga Pilipino. Okay? Kung ikaw po ay isang vlogger na sasabihin natin bariya-bariya lang kinikita, I still suggest that you consult an accountant para malaman mo yung proseso ng dapat mong i-accounting. Kasi bilang isang vlogger, bilang kumikita online, we are considered as small business or self-employed. So dapat, ma-accounting mo kung magkano yung kinikita mo, magkano yung ginagastos mo para doon sa craft na ginagawa mo. Like for example, meron akong mga pag-giveaway, t-shirt, stickers. Yun po ay expenses para sa channel mo. That is an expenses doon sa pinagkakakitaan mo, which is pwede mong i-deduct doon sa gross income para hindi siya maging taxable. Marketing ano yun eh? Marketing expenses. Yung mga camera na ginagamit mo can also be deducted. Kuryente, internet na ginagamit mo pag-upload ng video, pag-i-edit ng video. Yung mga gadget na binibili mo, you can all, you can collect the receipts, of course, and then ilagay sa expenses niyan ng channel mo para hindi naman nabawas sa babayaran mong tax. Ano pa yung mga expenses? Kung ikaw ay travel vlogger, yung mga expenses pag-travel, you might be able to list down or to list it down and to reimburse it dun sa business. Kasi again, as a channel, as an online influencer, we are considered business eh, small business or self-employed eh. Kung small business yan, kailangan mo rin bayarin yung sarili mo kasi ikaw yung artista dun. So, i-deduct mo din yan from the taxable income. So, again, hindi porket pinag-declare ka na kung magkano kinikita mo every year from the online world is magbabayad ka na kagad ng tax. But of course, kung ikaw ay mapapatunayan na maraming kinikita, 'di ba, lumampas ang iyong annual net income ng 250,000 per year, yes, you do need to pay tax. Pero meron tayong tax rates. Hindi perke bari-bari lang kinikita ko, mababayad ba ako ng tax? Kung bari-bari lang kinikita mo, hindi kang babayad ng tax. So dito sinasagot natin yung question na pagmamaliit kang vlogger, kumikita ka ng maliit, is magbabayad ka na ng tax. Again, pinagde-declare lang po tayo ng tax or ng ating income para mapatunayan kung ikaw po ay kailangan magbayad ng tax. And this is not only for vloggers and social media influencers. Lahat po ng kumikita online, online sellers, freelancers, at kung ano-ano pa na kumikita online. Kasi kailangan nating i-declare yung kinikita natin because it is our responsibility to pay taxes. Kung kailangan or kung karapat dapat. Now, gusto ko lang isangat ha, na according to the TRAIN Act na na-implement nito lang, na if you are earning or if your net income is less than 250K annually, you are actually exempted na mag-file ng tax return. So, hindi mo na kailangan mag-submit ng form sa BIR kung yung kinita mo or yung net income mo is less than 250K. Pero of course, how will you know if it's less than 250K? You still need to monitor it. I-accounting mo pa rin. Alright? Now, gusto ko rin sagutin yung question about double taxation. Kasi lagi nababanggit eh, hindi daw dapat sinacharge ng tax sa mga vloggers kasi parang double taxation daw yan. Kasi tinatax na daw tayo sa US. Mali po yun. That's actually the reason kung bakit ako nag-create ng ganitong content para maiwasan yung misinformation na ginagawa ng iba. Palagay ko si Sir Rafi Tulfo, hindi rin masyado naiintindihan yung usapang tax treaty, double taxation. Kaya hindi dapat natin, alam yung gumagawa tayo ng kwento or nagsasalita na hindi natin alam because nami-misinform natin yung iba. Nado-double tax ba mga vloggers? Ang sagot po dyan, hindi. Sinasabi nila, dapat daw hindi itax sa mga vloggers kasi nagbabayad na tayo sa YouTube, yung tinatawag nating US tax revenue. Guys, pag-usapan muna natin, ano ba yung tax treaty? Diba? Kasi nababanggit natin yan sa US tax revenue eh. Guys, yung tax treaty is actually an agreement between two countries at ang purpose niyan is to avoid double taxation.
ang goal niyan is hindi i-tax yung tao or bawasan yung tax kasi magbabayad pa sa isang country. Like for example, Japan. US and Japan. Ang Japan po, hindi nita-tax sa YouTube. Walang tax yung kanilang US revenue. Bakit? Ita-tax po yun ang Japan. So to avoid double taxation, hindi na tinatax ng US, yung US revenue ng mga nasa Japan because magbabayad sila sa Japan. Ang Philippines naman po, 15% in tax treaty natin. Again, the purpose of it is hindi masyadong mahirapan yung tao magbayad ng doubling tax kasi magbabayad ka lang sa US, magbabayad ka pa sa Philippines. Kung US lang po yan, ang rate po dyan ng tax is around 24% to 30%. Pero dahil meron tayong tax treaty at meron ka namang 10, it'll become 15% lang. At yun din po yung reason kung bakit si AdSense ay nagpapadala ng tax documents para doon sa iyong US tax revenue or US revenue tax para maisabit mo sa BIR, para malaman ng BIR kung magkano ba sa income mo ang nanggaling sa US at ang tinax na ng US. So either mababawasan yung itatax mo or baka hindi na nila itax yung amount na yun. Again, I'm not sure, hindi po ako accountant. Pero dito natin sinasagot yung question na wala pong double taxation na nangyayari dahil nga merong tax treaty. As long as you present the right documents na ibinibigay naman ni AdSense, hindi po tayo nadodoblehan ng tax. At yung tinatax po sa atin is US revenue tax lang. Yung pong kinikita natin sa mga taong nasa US. Supers from US citizens or mga nasa US, ad revenues from US, so yung mga nanonood sa US, pero yung kinita mo outside US, Pilipinas, ibang bansa pa, wala pong tax yun. Hindi po yun nakakasama dun sa kwentahan ng US revenue tax. So yun po yung itatax sa atin ng government of the Philippines. So wala pong double taxation na nangyayari. Alright? So ano ba yung proseso? Again, I still recommend that you consult an accountant para mas maintindihan niyo yung proseso ng tax. Pero bilang isang online personality or social media influencer or vlogger, freelancer or online seller, tayo po ay considered as self-employed or small business. So, kailangan niyo i-accounting yung kinikita niyo in a yearly basis kasi isasubmit niyo yan or magka-file kayo ng income tax info sa BIR, I believe around April eh. Hindi ako sigurado, so don't quote me ah. Ilalagay niyo doon kung magkano yung kinita niyo, magkano expenses ninyo, yung mga resibo na kailangan ilagay para makwenta ni BIR o dapat ka mabag-tax, magkano yung dapat mong bayaran. Okay? So yun yung proseso. Iipunin mo yung kinita, yung mga resibo na mga ginastos mo so you can deduct it sa iyong taxable income and then kukwentahin ni BIR. O, ang kinita mo less than 250k yung net income mo, hindi ka dapat mag-tax. Exempted ka. O, ang kinita mo, ang taxable income mo around 300k annually or last year. Pero since meron kang tax exemption kasi meron kang dalawang anak na below 18, meron kang nanay na over 60, so babawasan pa yon. So magkano lang itatax mo? Alright? So, huwag tayong magpapadala dun sa mga online personality, celebrity na di ba nagsasabi na ay unfair na itax yung mga vlogger. No. Lahat ng kumikita sa Pilipinas, mapa-foreigner man yan o Pilipino, dapat magbayad ng tax. Lahat ng Pilipino na kumikita kahit pa sa labas ng bansa ay dapat mag-tax. Yung mga OFW, they do have their own exemption. Okay, may exemption silang sarili na hindi ko masyadong kabisado. Pero again, lahat ng Pilipino, mapa sa loob o labas ng bansa, dapat magbayad ng tax. Lahat ng tao na kumikita sa Pilipinas, dapat magbayad ng tax. Yun po ang usapan dyan. So huwag tayo magpapadala doon sa mga gumagawa ng video na dapat hindi tayo nagbabayad ng tax or unfair ang gobyerno or ang BIR sa mga vloggers or social media influencers. Hindi po. Dapat tayo magbayad ng tax. And again, kung may alam ka, hindi mo kailangan magbayad ng sobrang laki kung hindi ka naman kumikita ng sobrang laki. Hindi ko sure kung natatandaan nyo na naging issue before yung Jamil na sinasabi na kaya daw sila nag-delete ng channel is para hindi sila magbayad ng tax. Okay? I highly doubt it kasi since during that time marami ng business ang Jamil, nagpagawa na ng bahay
I am pretty sure na nakapag-consult na sila sa accountant, may mga manager na yan kasi meron na yung mga endorsement kung saan sila ay nagbabayad na ng tax. So, hindi ako naniniwala na ang Jamil is delete ng channel because gusto nilang maiwasan yung pagbabayad ng tax. Kasi, kahit naman i-delete mo yung channel mo, yun namang kinita mo for that year is kinita mo pa rin eh. Hindi mo naman pwede itago yun. Especially, if merong kontrata galing other companies na pinirmahan mo, that will be always subject to tax. Alright? So, yun lang. Ang gusto ko lang ipaalala sa inyo is huwag tayong basta-basta maniwala dun sa mga online personality, kahit sikat pa yan, kahit marami pa, malaki pa yung fanbase niyan. Pag sinabi nila yung mga bagay na wala naman silang kaalaman. Alright? Yung mga gumagawa ng video na unfair daw ang magbayad ng tax para sa mga vloggers, huwag kayo maniwala dun. Basta lagi lamang yung may alam. Alamin nyo lang kung bakit kayo dapat mag-tax, sino ba yung magbabayad ng tax, and lagi kayong lamang kapag alam nyo yan. Alright? So, yun lang. Sana may natutunan kayo sa video na ito. And again, don't forget to share kung meron kayong mga kaibigan na alam nyo may kinabang from this video. And kung nakarating kayo until this part of the video, yeah, you can always also support ang channel ni Manong B by becoming a channel member. Hit nyo yung join button dyan. Or sending a super thanks. Maraming salamat sa inyong lahat. So, yun lang. I hope that you all stay safe and that you all stay creative. Goodbye.